turnovers forced today. Bago natin simulan ang katatawanan at malakas na halakhakan, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button para palagi kang updated sa mga bago nating upload. Salamat! Una sa listahan ng tinaguriang hari ng club sa Philippine Basketball ang nag-iisa, si Mick Pinisi. Sino ba naman ang makakalimot sa acting skills na pinamalas ni Mick sa larong ito? Ito ay matapos batuhin siya ng bola sa ulo ng kalaban nilang import at tila ba'y nagkaroon ng delayed reaction at para bang napaisip si Mick kung babagsak ba siya or hindi. At mula sa hari ng club, ay dumiretso naman tayo sa isa pang hari. Ang hari ng big shots at the man with the million moves, Big Game, James Shapp. Alam nyo ba na bago pa man mag-trending si Jake Cuenca sa pang-hit and run, ay una nang sumikat si James Shapp dahil sa kick and run. At bago pa man siya tumakbo sa pagiging city councilor sa lungsod ng San Juan, ay una na siyang tumakbo. Mali. Una na siyang pinatakbo ng import ng token text na si Terrence Leather. Matapos nitong sipain ang import sa likod habang nakikipag-away ito sa teammate ni James na si John Dan Salvador. Run. Monster dunks, blocks at rebounds, ilan lamang ito sa mga kayang gawin ni Troy Rosario. Pero alam nyo ba na bago maging sikat na basketball player si Troy, ay una siyang nakipagbakbakan sa hardcourt bilang isang volleyball player. Kaya di na rin siguro nakakagulat kung bakit ganun siya kataas tumalon. Sa katunayan ay naimpluensyahan na nga ng pagiging volleyball player ni Troy ang mga kasamahan nito sa talk and text. Katulad na lang ng ginawa ni Roger Bugoy sa isang game ng Pilipinas kontra Thailand. Kung saan sa kagustuhang isave ni Bugoy ang bola, ay tila ba nakalimutan niya na basketball ang nilalaro niya at hindi volleyball. At mula sa dalawang hari, puntahan naman natin ng isang prinsipe. Walang iba kung hindi si Coffee Prince, Mark Barroca. Happy family, successful career, magandang asawa at mga anak, championships, finals MVP at madami pang iba. Kaya nga sa dami ng achievements in life ni Mark Barroca, ay talagang mapapasana all ka na lang. Sana all. At mapapakanta ng Nasa'yo na ang lahat ni Daniel Padilla. Pero sabi nga ng iba, kahit gaano ka man daw ka-successful in life,
darating ka pa din sa point ng life mo na papangarapin mong sana ibang tao na lang ako. Gaya na lang ng ginawa ni Mark Barroca sa video na ito, kung saan sinuot niya ang jersey ni Alex Malyari sa isang game nila. Alam niyo ba na kahit wala pang pandemic sa Pilipinas ay uso na ang social distancing sa PBA? Sa katunayan, sa isang game between Talk and Text and Global Port ay libreng-libre na nakatira si Willie Miller matapos umatras si na Jason Castro at Randel de Ocampo. Na parabang nakakita ng pulis sa gilid na huhuli sa kanila once lumapit sila kay Willie Miller. Dito pa? Oh, dito. Ano nakakatawa? Ayan, ayan. Op, uminto, uminto rin yung bantay. Umalis. Oh, si Randel. Randel, umalis. Yun na sa kanila. Yun ang nakakatawa. At yan lang po para sa video na ito. At kung nagustuhan nyo ang content na ganito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at mag-comment ng any suggestions at any content request para sa mga susunod pa nating uploads. Salamat!